Sa pagkalabit ng gatilyo, sumabog ang unang puto. Kailangan nyo bang malaman ba nagkagrito ang bayan natin? Ilang daang taon na inalipin, mata sa mata ang ipin sa ngipin. Ating sikapin ng mag-ais at huwag nang manira. Yo, what's up mga kaulo? Kumusta po kayong lahat? At magandang araw po sa inyo kung nasan man po kayo. So right now po, alam nyo ba na meron pong bagong video tayong pag-uusapan? Not one, but two. Two video po ang pag-uusapan natin. Alright? So, hindi ko na patatagalin pa mga kaulo. So, tambay ka lang sa channel ko, samahan mo ko. At walang bitawan, marami kang malalaman sa araw na to. Okay? Yeah! Siguro kaya mo ko tanga. Bakit mga kaulo, bago ko magsimula, gusto ko lang po sana batiin yung mga taong laging nakasuporta sa akin. Yung mga subscriber ko po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So binabati ko po, number one, si Sir Arnel Escarana, nag-request po ng vlog na to, na video reaction about sa Donggalo and 187 Mobsters. And kay Dos Por Dos, kay Rio Agus, kay Arnel Escarana, sir, maraming salamat po sa inyo. Kay Mascot, kay Gerald Parawan, laging nakasubaybay. Kay Mukha TV at kay Sir Jason Ulanday, maraming maraming salamat sa inyo. So yeah, simulan na natin to. So yun nga po, mainit-init po ang tagpo ngayon. Last week po, marami pong diss track ang ibinato ng Donggalo Records or ng Salbakuta para sa 187 Mobsters. Marami pong nagsasabi na walang sagot, wala man lang binalik na sagot ang 187 Mobsters sa kampo nila Abadon, Maycosa at kung sino-sino pa po. So ngayon po, matutunghayan po ninyo ang sagutan ng dalawang kampo. So una po nating re-reviewin ang kanta po ng Salbakuta or ng Donggalo Records na Ayaw Na Coffee Party. So Ayaw Na Coffee Party, parang nagdidiwang na sila, parang may lamay, no? Parang lamay ng patay, Coffee Party. So Coffee Party. Alright, so pakinggan natin to and himayin po natin sa dulo mamaya. So pakinggan nyo po maigi ha. Let's do this and let's check it out. Yeah, pakinggan nyo po mga kaulo ha. This one is from Salbakuta, Donggalo Records, this track para sa 187 Mobsters. Putang ina nyo, buking ina nyo, mga buhaang ina nyo. Mga wala respeto, hampasupa pa rin kayo. Ang ina mo, abading, feeling magaling. Jakulin mo si Bonji para mag-viral ka rin. Putang ina mo, brandy, chupain mo si Manara. Sabay lunok ng tamod niya para mas maangat. Yeah! Sobra, no? Donggalo Records, attack! That one is mad kill, ah. Okay? Grabe! So, tinira niya agad si Abadon sa una pa lang, no? Abading! So, alam niyo na yun si Abadon. So, mga kaulo, balik lang natin ng konti para mas maunawaan natin yung umpisa ng kanta ni mad kill, ah, ng Salbakuta. Ang ina mo, abading, feeling magaling. Jakulin mo si Bonjing para mag-viral ka rin. Putang ina mo, brandy. Jakulin mo si Bonjing para mag-viral ka rin. Bonjing, si Maycosa po yung tinitira dyan. Pahin mo si Manara, sabay lunok ng tamod niya para mas maangat. Putang ina mo, hindut ka, may paaral-aral ka pa. Nung nakulong kayo ng aral sa'yo, panotcha. At putang ina mo, ojiwa, akala mo matindi. Pag inampas kita ng tubo, sabay ngiwe, yun ang matindi. Grabe no, pinangalanan talaga, ojiwa, pag inampas kita ng tubo. So grabe yung galit dito ni Madkila para sa mga tao na to. Tangin ng ex-bobo, kahit maglabas pa kayo ng album. Karir naglaho na maho, tangin na nyo, amoy rektum. Anong nangyari? Reganda, leche, leche. Ba't may nakata? So isa lyrics ni Madkila, no? Tinira niya doon si Abadon, Maycosa, XB, and Ojiwak. Tandaan nyo yun ha, so babalikan natin mamaya. Tapos hip-hop sinasabi. Sabi ko na adik. Sabi ko na mga psychedelic. Gago hanggang mamatay. Uubusin ko lahat kayong mga pasaway. Huwag kayong mag-angas sa akin, ako si Alitog. Kainin yung lahat ang aking tamod. May isa. Woo! Solid din no, si Anecdote. So narinig nyo no, gago kayong lahat. So talagang ito distract to, yan ang style ng Donggalo no. So marami tayong papakinggan dito mamaya sa kantang to. Baby, ako nakita, may sayad mukha, nagkaibang planeta. Ngunit ang kanyang kantay kakaiba, nilaban ang aso, ang leeg niya ay wak, 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 wak. Walang hawak,
nababasbas ang mga bilang sa lunga magsilabas, ililibing ng nakatayo, tapos labas ang ulo, tapos pasasagasaan ko sa mga magagalang boto next year. Iba unang nakatayo tapos labas ang ulo, ipapasagasa ako sa mga magagarang oto. Kung mapapansin ninyo, no, yung style ng Ghetto Dogs or ng Donggalo Records, ganyan talaga yung banat nila eh. Simple lang, direkta tira, and andun yung rhyme, yung bars, at yung laman. So, dito sa nayang Ghetto Dogs eh, ang Donggalo Records. Okay, so tuloy natin. Na magbabalik sa larangan, wala na kayong babalikan dahil kayo'y mapapanisan. Istitibet lugang kayo, paputang ina nyo, tuluyan ng mawawala mga karir ninyo. Wala raw luma, oos ko sabi ng kubal na yan, baka alolo mo kahit atlang ng anak ko yan. Ang dami nyo maalam, maligo lang hindi, ang mga pwesteng mahihirapan ng makabawi. Matitigas ang ulo pa lang tang ina, huwag kayo ng mga buwan ng ina bumabalandra. Hindi kayo naghirap at pagpapulo ng dugo, pagkot pasalamatan nyo mga nauna sa inyo. Yung isa baliw na at patak sa droga, yung batang pasaway na mukhang rakista. Okay, yung batang pasaway na mukhang rakista, alam niyo yung kumanta ng batang pasaway, no? Kilala niyo yun at lagi nilang tinitira yun eh, kasi nga naman parang hip-hop to, so parang iba yung style nila eh. So parang hindi tanggap to ng Donggalo yung ginagawa ng style nito. So batang pasaway, kilala nyo kung sino yun. Alam nyo lahat yan mga kaulo. Tulo ay humimlay na, at si Tom di naman ay nahanahimik na. Hinugtog naman, papuloy sa pag-iyak, tama na abading sa kaapunan. Magpapikapiyan pa kayo para isang buhuglan, aniban sa pagkatay para isang buhuglan. Tangina! Magsama-sama na kayo para isang tuhog lang. So, tinira na naman dito si Abaddon at yung kampo ng 187 Mobsters. And alam niyo naman, malabuntag si ano, no? Ano ni Sir Abaddon. So, grabe, mamaya antayin natin sagot ng mga to. Geng to, parang simenteryo, ang puta. Mabuti pa si usawa, maingay pa tinitira. Mga datihan, kain-kain ng baguhan. Pulong-pulong, salo-salo sa hapag, taiyan. Di ko nilalahat, kilala nyo mga yan. Abaddon, may kosa pa mga yan. Mabuti pa ang pako pag binaol. Binanggit, no? Abaddon, may kosa. So, talagang para sa 187 Mobsters to. Itulad nyo habang binabaon ng katago. Mabuti pang dalag ay pumapalag. Takot kayong mabash kaya natuduwag. Oh, siya, 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 wala nang abangan. Oh, di sige, gagawin na lang namin kayong laruan. Akin na ang maso, gagawin kong karit ko. Ngayon malalaman nyo kung ano ang arit ko. Kaya mag-antabay, may susunugin akong bahay. Kaya ito, sisimula ko na kayong lahat maatay. Sa sobrang angas nyo, di sa walang bumapalag mga... So, susunugin ko ang bahay para lahat kayo makatay. So, yung words na bahay at saka yung katay, kanino pa ba yun? Of course, Sir Abaddon. Okay? So, malinaw yan ha, mga kaulo ha. Bet mo kang bayag, nung kami na naghahayag. Ano to? Panay status na lang ba kayo sa FB? Ang inarap na ito, hindi to pa selfie. Kaya puro status na lang ba kayo sa FB? Tangin na rap game to, hindi to pa selfie. Kasi nung mga nakarang linggo pa na yung upload no ng mga diss track ng Salbakuta and tahimik ang 187 Mobsters, and alam ko na meron silang niluluto or meron silang ginagawa. So pinapauna lang din nila yan, yung Donggalo malamang. Then syempre bago sila magbalik ng sagot, and may nabasa ako na by August na sila titira. Tapusin nyo na Donggalo Records at kami naman. Parang ganun eh, by August lalabas nila. So yun, abangan natin to. Wala ba kayong pakiramdam sa amin ang rap gang at kayo anas lang? Ano ba ang gusto nyo? Kayo kayo lang walang gabi? Supot patatay nyo, nandidistract na kami! Supot patatay nyo, nandidistract na kami. At kiniklaim nila na sa kanila ang rap game, Donggalo Records. At yung mga dila nyo miso lang nalagot, panay ang balabok naman ang sundo. Kumakasa kayo din maayong mga buto. Kakaiba to ha, ibang style to ng ano ha, ng kanta from Donggalo, no, medyo mabilis, hindi siya yung old school type, no, medyo iba na yung style nito. Kago mo doon,
on. Dito ba sila nakauno sila ibinaon? Tila mga lodi, malakas sa dupi. O talaga FT, takin na sa iyo na multi. Huwag niya na ulitin, dumihan man dyan. Pati ang aming mga suot na damit. Kasi pag kami ang lumait, siya kung saan pa kaya pa kalan niyo nagamit. Malabnaw pa kayo sa may halong tubig na gatas sa kalabaw. At yung mga kata niyo na kulang sa sabaw. Huwag niyo na ibina ang mga niluto niyo. Kasi hindi kami kumakain ng sinain yung hilaw. Nakisawsaw, din yung iba, di lang sila makagiba. Kasi di ba, umapila, na inadapa, tagbo ka mga tanga. At sa mga humahamon na mga duwag, sa mga bumaga na hindi makatibag. Di ba besa lang kayo sa may mga bayan? Mahal namin critics, pakinggan. So yung kumanta na yun, no, parang meron siyang pinatunayan dun, no, na yung ginagawang bilis or yung multi ng ibang mga rap artist ngayon o grupo is ipinasok niya rin sa beat, no, na old school na mabagal. Then yung multi, syllabic rhymes niya, nagawa niya rin, no. And ang Tunggalo, alam naman natin, hindi naman ganyan style mag-rap. Ang 187 mapasasang may style na ganyan, eh. So yun, parang pinapakita niya na kaya ko rin tong gawin, hindi lang kayo. Tira namin sa inyo, di ba pampasuwit lang naman. Pero puta, nakakapuring na naisa. Wala man na humuhuni, walang tira, puro komento. Tangin na to mga tarantado. Di ito labanan ng mga lumatwago. Labanan to ng mga hindi rumay respeto. Kesyo ngayon sikat, kala nyo di kayo papatulan ng mga alamat. Kayo kami kala nyo porgit kayo sikat, hindi kayo papatulan ng mga alamat. So syempre sikat sa net ngayon tong mga ano na to, no, yung mga YouTube rapper nga na tinatawag na mga vlogger. So alam natin kung sino-sino yan at sila yung namamayagpag ngayon. Pero syempre yun nga, gaya niyan, kiniklaim nila na talagang sila yung alamat. Isa na kaming mansa na nakatala. So this is it, kainin niya na ang aming shit. Bullshit, dahil bibilib lang ako pag nauna kasami sa larangan na to. Meron niyang dumidisbak, pero mga bakla. Tinatago mga boses, tinatago din mukha. Punta, mga takot, isakripisyo ang karir. Kasi one miss you die. Punta, mga takot, isakripisyo ang karir. Tinatago yung mga tunay na boses. So tinitira nila dito yung mga nagbibigay ng diss track pero nag-iiba nga ng boses at yung identity hindi nila sinasabi kasi nga takot silang mawala yung career. And syempre kung matapang naman talaga, bakit ka pa mag-iiba ng identity at ng boses? Kung may bayag ka, ditirahin mo gusto mong tirahin, pangalanan mo at tignan mo yung sagot kung ano yung sasagot sa'yo. Ganun lang po yun. Miss you disappear. No old school daw, puro new school daw. You're fucking hella dumb, diri dumb, no doubt. Sa sinabi mong yan, halos walang napabor. Kung walang old school, ano si George Senior? Ikaw dapat i-educate, ito ang lesson ha. Kumilala. Yeah, kung walang old school, ano si George Senior? So alam natin, no, na si George, alam ko para si George, ano yan eh, George Javier. And alam niyo naman na siya yung unang rapper, no, ng Pinas. Kung mapapakinggan niyo yung kanta na na Onsing Delight, yun po yun. So check niyo yan sa YouTube mga kaulo ha, information po yan. Dawa at wag lang isa. Hindi mo man aminin at hindi mo masalo na ikaw ang number one na ayaw sa Tunggalo. Tara nga dito, tangina mo. Pwede ba kitang makausap? Bakit ang yabang-yabang mo? Sobrang lapit mo na ba sa ulap? Pwede ka na patawaging master rap, pero king of Tagalog rap. Ikaw yung leader na nagsabi ng quack, quack, quack. Welcome back mga ungas. Wala na ba tayong magawa? Wala ng racket, wala ng show sa mga bahay tulala. Paano kaya kung pati internet bigla ring mawala? Nakataleche-leche na mga karir. Paano kaya kung ang internet bigla ring mawala? So nagkandaleche-leche na ang mga karir. Kasi syempre ngayon, no, gaya ng sinabi ko last time sa vlog ko, ang sinasabi nila dito is dahil lang sa internet kaya kayo sikat ngayon. Then before nga kasi merong mga CDs or tape. Alam natin ang Tunggalo ang number one dyan before. Pero syempre sa panahon ngayon iba na, online upload na. So mapapakinggan na yung mga kanta mo sa iTunes, sa Spotify. So yung mga ganun po sinasabi nila. Sabanga, sa naghahari-harian ang bibigat daw ng bars. Kilala ko idolo mo, si Pablo Escobar. Kahit kung behind bars. Kilala ko idolo mo, si Pablo Escobar. Alam niyo yung pangalan na yun, Pablo Escobar yun eh, Pablo Escobar. Si Pablo Escobar po ay isang drug lord. Drug lord po yan sa, I think, Mexico. Or basta sa ibang bansa, drug lord. Matinding drug lord po yan si Pablo Escobar na nagbibigay po ng tulong sa ibang mga tao. Yan po si Pablo Escobar. Para sa additional information po mga kaulo ha.
dami mong attorney, attach case naman ay keyboard, humihingi ng libreng lomi. Nasilabasan ng mga asosye, may isang bumalag, hari daw ng lupet, sa laki ng utak, lagas buhok sa ane, na sobra sa high grade na pinag-hit-hit, tapos sasabihin na sinetap siya, sabay release ng kanta, huwag ka mag-droga, hanap ng simpatya, kumanta sa event, pa-surprise guest, artist pa si Mr. Innocent. Huwag mo nga kaming dali sa gusto mong maging mundo, may sariling estilo, ang old school at ang kalo, di ako bumibili sa pagkamakata mo, nagkahari-harihan ka palang, rapin laban na ako. Yeah, nagkahari-harihan ka palang, rapin laban na ako. So yun mga kaulo, no, narinig nyo, yung sa linya na yun, pati si Luni tinira na. Kung matatandaan ninyo na si Luni, no, na nakulong nito kamakailan lang, at yung sinasabi sa linya na na-set up daw siya, and pagkatapos ng lahat, biglang nag-release ng kanta si Luni, no, yung huwag ka magdudroga. Kung naaalala nyo po yun, bago yun mag-flip top. So, pati si Luni po nadamay na rito, and damay-damay na lahat at tinira to. Tuloy natin. Ayawa na! Ayawa na! Diyan po nagtatapos yung tira ng Salbakuta, Donggalo Records na yan na ayawa na. So nakita nyo yung chorus, no? Ayawa na. So paano na? Wala na mga putang ina. Sorry po sa mura, sa mga below 18 dyan. Sorry po kung yung pakinig sa bata to. So yun po. So himayin po natin yung diss track ng Donggalo Records na yan or ng Salbakuta. Unang-una po, yan po ay patungkol sa 187 Mobstas. Napakagaling po ng pagkakagawa ng beat. At nung unang atake pa lang ni Magkela sa umpisa is dalang-dala na yung hype. And hindi ka mabuboring sa unang pasok pa lang ng kanta. So, kamada na agad yung atake, galit, Ghetto Dog style, Donggalo Records. Overall po doon sa mga artist po na nag-rap, maayos po, maayos ang pagkakalapat ng mga letra sa beat. And maayos na naipahatid po yung message patungkol sa kalaban, 187 Mobstas. So, saludo po, respeto sa Donggalo Records. And mabuhay po kayong lahat kung nasan man kayo. And more songs to come po. Nare-reveal po namin mga vlogger, mga reactionist, okay? Yeah, so yun nga po mga kaulo. Tapos nating reviewin ang banat or diss track ng Salbakuta or ng Donggalo Records para sa 187 Mobstas. Atin naman pong siya sa atin ang kanilang diss track na may pinamagatang Sige Kahol from 187 Mobstas. So bago ko simulan to, gusto ko sanang batiin muna si Karding Bordado. Shoutout sa'yo sir kung nasan ka man. At ingat ka and more diss track to come, okay? So alam niyo po, nakachat ko si Sir Karding Bordado while doing this video. So shoutout sa'yo sir Karding Bordado. Maraming maraming salamat at na-appreciate po yung aking mga video reaction at yung vlog. Okay? Check! So simulan natin to, pakinggan natin ang banat ng 187 Mobstas na may title na Sige Kahol, diss track para sa Donggalo Records, Salbakuta. Yeah! So, yung intro, no? Merong voice changer, may nagsasalita, sinasabi rito na ang Ghetto Dogs maraming tinira. Vendetta, XB, Abaddon, Mycosa, J-Skills, marami pa. So nag-voice changer din sila rito pero chipmunks ang type, okay? So yan yung intro, pakinggan pa natin to. Palibasa mga idol mo, tira lang ng tira. Unang-una, hindi naman din yung mga bus ng Ghetto Dogs na malupit eh. Yung iba dyan, mga saling tusa na lang. Sa kandami na lang tira, ang tanong may tira ba? Quality over quantity. Hindi lang basta sigaw at mura, tol. 2020 na. Matatalino na ang mga fans ngayon. Ito. Ito ang totoong tira. Painggan. So yun po, no? Sinasabi rito na dun sa mga fans or dun sa mga nagre-react na sinasabi nila na walang balik ang 187 Mobstas, nagkakamali po kayo. Ito po ang kanilang sagot.
At ang sinasabi nila rito na year 2020 na, matatalino na ang fans. At ang patungkol nila sa Ghetto Dogs na hindi naman yan tunay na Ghetto Dogs. Although Ghetto Dogs sila, pero iba pa rin yung number one na Ghetto Dogs ayon sa kanila. Alam nyo kung sino yung mga original Ghetto Dogs, no? Chinese Mafia, IPK Oblaks, DFT, Psych, Mad Poets, BB Clan. Yan po ang mga orig. So, pakinggan po natin to. Ito daw ang tunay na tira. Yeah! So, quality to. At sinasabi nila na quality over quantity. So, ang ibig sabihin po niyan, di bali ng maraming diss track na binato ang Donggalo, eh, para sa kanila, wala naman po daw quality yon. Parang ganun yung ibig sabihin. So, quality over quantity. Kailangan yung quality pa rin ng mananaig. Okay? Yung kalidad ng music. Pakinggan natin to. Di ka nagiging mongoloy. 187 Mobsters. Kita nyo, no, yung may pinapaiyak na aso. Parang merong ano eh, merong kinakatay na aso. Disclaimer po, no, dun sa PAO, ito lamang po ay pagbibigay po ng kuro-kuro at kasama lang po siya sa ano, sa kanta. Para dun po sa post po, sa PAO. PAO yun, o PAO, hindi ko alam eh. Yun po yung sangay ng mga hayop at nakalimutan ko po. So, pasensya na po kayo. This one po is para lang po sa kanta, okay? Pakinggan po natin. 187. Akin na to mga toino, kumusta nagaan aking pasensya. O sige na kayo, basta na magkaya dahil ngayon may absence na. Istatus pa lang, anak po kung yung naalok na kanyang puwersa. Nakamoy ka din na agad mga aso at ako na susen na. Hi! Iwan na ba sa elementary ang aking antakba? Nakakahiyan naman sa pang 1990. So yung unang bumabanat, no, Abaddon. So makikita nyo yung style ng 187 Mobsters, no? Twisted tang yung style ng mga yan. So, try nating pakinggan yung bawat bara at yung multi. So, yan ang style nila, no? Ibang-iba sa Donggalo. That one is Abaddon. At kala mo kung sino itong magaling, paano kayo kayo ba nagpumurihan na lakas makabuwa ng Jerry? Kayo yung scares, di ka na binaligan, nakakaawa ka naman sir, bakit ganyan ka ba tumanda? Yung skills hindi ka na binalikan, nakakaawa ka naman, bakit ganyan ka tumanda? Ang tinitira po dito ay si Jyoti. Si Jyoti po ay nagkaroon po ng battle or ng rap game diss track patungkol kay Mike Cosa. And si Mike Cosa po, kaibigan po ni Abaddon yan, 187 Mobsters. So yun po yung tinitira ni Abaddon dito. Nakikipagtalo, walang gawa mo na tulak kapag inabot ka na ng karmak. Sinunap ka na ng suba, ang tangay maaalala mo lang ang grupo mo, matangay mo ka. Turuan ko to ng tamang pagsulat, dahil sa dami niyong nilabas walang nakasugat. Salbakuta ang grupo ng mga So si pinangalanan na po, no, Salbakuta ang grupo ng mga kupal. Ayun ay paglalaro ang kupal na mga pasuka. Sabi ni kuya, kumalap ka na pangit, kaya puro panlalait na alas ng mga makapag talent. Ano kay... Sabi ni kuya, humanap ka ng pangit. So sino ba yung kuya na yon? Si Kuya Drew, wala nang iba pang tinutukoy. Humanap ka ng pangit, yung single na nag-hit. And kaya ngayon, puro pangit yung lumalabas sa panlalait sa mga bagong talent. Sabi ni Abaddon. Makaramdam ng mga tulad yung puno ng galit. Yung tirahin na kapwa na pa na masigit sa inyong abadit. Ako masaya na maging alamay ka ni Kuya Pataga. Pero kung masakit, wala ka nagawa mapagmamalaking kanta. J-pag na buo na pang-apatahanin ng aso na kolam na. Kapag wala ka na rin pakinabaki, Kuya babay ka. Sige ka, home! Woo! So, matindi, no? Yung binitawan ni Abaddon, kapag wala ka ng pakinabang kay kuya, babay ka. So, merong pinagugutan si Abaddon doon. And, alam nating lahat na si Kuya Drew, marami siyang hawak before na rapper or rap group. And, hindi po natin alam kung ano talagang istorya niyan, kung ano nangyari, ba't nawala or ba't umalis. But yung sinasabi ni Abaddon dito, merong pinagugutan si Abaddon dito na kapag wala ka ng pakinabang, babay ka na rin kay kuya. So, chorus, pakinggan natin to. Sige ka, ho! Yeah! Chorus Maglas. Sige ka, ho! Kayo lang ang mga veterano na magre-retiro sa larangan ng walang respetong benepisyo. Woo! Kayo lamang ang mga veterano magre-retiro sa larangan na to na walang benepisyo.
Mabigat 'yon, no. Alam natin na ang Salbakuta is veterano na 'yan sa larangan ng hip hop or sa rap game. Sinasabi rito na sila lang yung magre-retiro ng walang parang maaaning benepisyo. And siguro kaya nila nasabi 'yon dahil nga may sarili silang pananaw or may sarili silang alam kung ano man yung mga nangyari. Gaya ng sinasabi ko sa inyo, hindi tayo magbibitaw ng isang salita na hindi tayo sigurado. Ito lamang po ay paghihimay. Tuloy po natin. So this one is Kial. Kial of 187 Mobsters. Walang respeto sa iba, kulang sa disiplina at pag-ibig. Simpleng kulungan ng tatlong aso, ito'y gawin nating bilibid. Hala, sige pasok, mga track. Kulungan ng tatlong aso. This one is sa Salbakuta, no? Tatlo sila sa grupo. Salbakuta po ang tinitira dyan. Dahil ito po ay Salbakuta Massacre. Coach Maniwata, nagsitanda ang di makaalis sa pag-aisip. Bata, tagalampir sa ang bagsak. Ipang pura ay malalanghap sa kimpurnal. Salbak yung mga balabasta ay mag-rap. Pakibasa ang mga nakakaat ang mga nakakaayang mga parang nanamasa. Care para sa lalana may hasa. Sa pagyadabog mga piling nagpapakabog ng bidet. Pakilinaw hati kayo ang naunang drugs sa libret. Kayo yung drugs na sipset. Panay lamping pag nasa bahay sa labas ay drugs na bidet. Hindi panabang... Yeah. So, yung banat ni Kial dito, no, kakaiba rin yung banat niya. Makikita mo pa rin yung pagiging trademark ng 187 Mobstas sa klase ng pagbitaw ng kanta. Mabilis eh, and kailangan nagmumulti or nagdo-double time, triple time sila. Yan ang style ng 187 Mobstas. So, yan po si Kial kung makikilala niyo po. So, info po yan sa inyo. Lalay, pilit, nagpapakabuli, ang tahol ay pang chihuahua. Tulungan niyo mo... Nagpapakabuli pero ang tahol ay pang chihuahua. So alam niyo naman ang pambubuli, no? Alam niyo na ginagawa ng ghetto dog siyan kung paano mambuli or mangdistract. And alam niyo naman na ang chihuahua is yung malalit na aso na ang kahol ay mahihina. So nagpapakabuli parang related to sa pagiging bulldog, no? And chihuahua is maliit. So yun po yung ibig sabihin ni Kial dito. Magsulat ka grupo niyong tingawa. Kanyo madalas kaysa laging pinapaniwala na all goods. Ang ina bogus ay stupid love. Magkapapel lang kunwari siya chorus. Yeah, stupid love. Kanta ng Salbakuta, no? Tinitira dito ni Kial. And bogus daw ang kanilang mga estilo, no? Yung Salbakuta. Matamay ang forma lang astang nakakakilabot. Dalawa sila ni Matiki. Sa mukha ka lang matatakot. At ang finale itong rapper na tunog na pibot. Sa solo track ka na lang tangin na sayang di ka umabot. O diba hype man sa event abang ako naman ang main act. Woo! May kosa! So this one, 187 Mobsters. May kosa, pakinggan natin to, ha. Matindi bibitaw ni May Kosa rito. Katib lahat naman sa'yo ang mga feedback. Wala kang mapita si katakad sa buro alam niya. Balik natin ng konti para mumpisa natin. Mga parang nanamasa, care para sa lalana may hasa. Sa pagyadabog mga piling, nagpapakabog ng bidet. Pakilinaw hati kayo ang naunang drugs sa libret. Kayo yung drugs na sipset. Panay lamping pag nasa bahay, sa labas ay drugs na bidet. Hindi panabang na pangalala'y pilit. Nagpapakabuli ang kahol ay pang chihuahua. Tulungan niyo munang magsulat ka grupo niyong tingawa. Ha? Kanyo madalas kaysa laging pinapaniwala so na next, my cosa. Ang ina bogus ay stupid lang. Magkapapel lang kunwari siya chorus. Obvious naman tanay ang forma lang. Astang nakakakilabot. Dalawa sila ni Madkiki. Sa mukha ka lang matatakot. Dalawa sila ni Madkiki. Sa mukha ka lang matatakot. Alam nyo Madkiki, no? So from the word Madkila. Pakinggan nyo mga utol, ha. Itong rapper na tunog patibot. Sa solo track ka nalang tangin. Sayang di ka umaabot. O diba hype man sa event abang ako naman ang main act. Negative lahat naman sa'yo ang mga feedback. Wala ka So sinasabi rito ni May Kosa sa una at dalawang linya na si Joti ang hype man ni Kuya Drew and si May Kosa naman ang front act. So alam natin lahat na kapag nagra-rap si Kuya Drew or meron siyang event na si Joti ang hype man. Hype man po, ibig sabihin niyan, while nagpe-perform po yung main artist, siya po yung nagpapa-hype ng crowd or nagtatawag ng, kumbaga, ng sigla. Siya yung nagpapasigla. Like for example, sa bigyan ko yung sample, no, parang pag sinabi na
Everybody put your hands, everybody. And everybody just put your hands. Yan po yung mga hype man. Yan ang ginagawa ni Jyoti kapag nasa show ni Kuya Drew. Nakakadya ko, alam niya lamang ay diniswak. Ikaw ang patiwak na winawakwak. Dapat sa nicknack. Yung yeah. Ghetto Joe, ikaw ang dapat na winawakwak sa nicknack. Yun yung nicknack, pati wag baka mawakwak ng Ghetto Dogs. Original Ghetto Dogs. Bandera, tanggapin na lang ang iyong bumababang bandera. Makatira sa sikat, wagas, makabalik eksena. Tungsta ang galawat. Makatira sa sikat, wagas, makabalik lang sa eksena. And matagal nating nalalaman no, na ang Dunggalo or Salbakuta ay matagal na nahimik. And parang nawala sila sa mainstream. And siguro na busy sila sa ibang bagay habang namamayagpagtong sila may Kosa, Abaddon or 187 Mobsters before. So syempre, naisip nila na siguro baka paraan lang to ng Salbakuta para muling sumikat or umangat. But this is just an opinion ha. Opinion ko lang po yan, mga kaulo. Okay? Chupat ka pera, veterano na mahilig magreklamo. Sa hip-hop big event, alos hindi na siya imbitado. Anong pakiramdam, nakangarat lahat ng bago. Nakatutok na daliring, merong egi sa mukha mo. Bulok na sipsip kung buto, kahol ka ng... Lahat ng bago, nakangarat sa mukha mo, then egi sa mukha mo. Sobra no, parang ang dating dito parang wala ng respeto. Parang kay Jyoti, no, yung mga baguhan. Yun ang sinasabi ni May Kosa dito. Hindi ka na lang gumaya sa naka-steading si... Ba't di ka na lang gumaya sa naka-steading si... May sinabing word, no? But, kumbaga parang binlured or inalis yung boses, no? I think mayroong sinabi doon si Mike Kosa. Then try nyong panoorin yung video ng Sige Kahol. Malalaman nyo kung sino yung letter G na yon. Hindi ko ibibigay sa inyo para ma-curious kayo at panoorin ninyo. Letter G, yung sinabi ni May Kosa doon. Kung sino yun? Pabos pa kung magpo-post, siya na naman ang nagsasabi na kinano si Paos. Nakakagulat nga hanggang ngayon, kumakanta ka paramdam mo ng... Siya lang naman ang nagsasabi na tinalo si Paos. Si Paos po ay si Jay Skills. Nagkaroon po sila ng rap game niya, no? Jay Skills and Jyoti sa Jay Bobo. Okay, Jay Bobo 1, 2, 3. Nagkaroon sila ng laban yan before. Jay Skills and Jyoti. Eksena na tinataboy ka na, tinumba daw ang preso, sabi na mga puki ng ina. E di sana ay walang mga bansang nag-imbita, at wala ka maluloko, iho, respeto na hini. So sabi niya rito ni May Kosa, tinumba daw ang preso. Kasi may kanta si Jyoti na tumbang preso para kay May Kosa. Kung mapapansin ninyo no, si May Kosa is may album siya na naka-uniform siyang pang prisoner. So tinira dati to ni Jyoti dun sa tumbang preso. Ikaw yung preso na aking tinumba. So sabi ni May Kosa rito, kung talagang naitumba nyo ako di sana, wala akong invitation outside the country or sa ibang bansa at mga shows. Wala na dito, kung meron lata kang lipunan, lata ka ng hipapan, mga pangalan nyo ang laging nasa una ng listahan. Sige ka ho! Woo! Lupet, May Kosa! Sige ka ho! Simple lang ng chorus. Kayo lang ang mga veterano na magre-retiro sa larangan ng walang respetong beneficyo. Ito na ang leksyon ng mga estupidyating dala ay trauma. This one, Smuglas, pakinggan ninyo ha, Smuglas yung huling babanat. Hanggang magtatapos na para ba mga grade 1 na nakatuga tsaka ang kaso. Mga ko sa pagkahatol at ako na hindi lang matter and away massacre by Dirty Santa Rosa. Sa rap may batas ito ay massacre by Dirty Santa Rosa. 530 Santa Rosa, hit single ng Ghetto Dogs Batch 1. But hindi niya tinitira yung mga unang mga rapper. Ito ay patungkol lang sa Ghetto Dogs para maidikit lang no, reference dun sa Ghetto Dogs ngayon. Massacre 530 Santa Rosa. Yakin mga kuya, dobol binigang pa, sinabi ko na kayo naman na una. Dunggalo versus ang magbato, hindi anak ng puta. Ito ay parang Salbakuta versus mga Salbakuta. Woo! Lupit na no? Hindi ito Ghetto Dogs versus 187 Mobsters. Ito ay Salbakuta versus Mara Salvatrucha. Yung Mara Salvatrucha na yun, yun po yung gang sa ibang bansa. Yung may mga 13 sa mukha, yung may mga tatuan. Kung mapapanood nyo, bigyan ko kayo ng info no.
sila yung mga gangster na hindi kayang itaboy ng mga kapulisan dahil malaking grupo tong Mara Salvatrucha na to. And sila yung pumapatay, nangre-rape, at ginagawa nila yung lahat ng gusto nila. Malupit na gang to. Check nyo sa YouTube, ha? Panoorin nyo. Kayo yung mahilig magbida nang sumigat na laos kumalik o'y astig din tang ina ah, yung pakabog na piling bantog at ikpa din sila kasi nga mga kambog na piling sabog na kahit lang ng isa panaya ka hulma pa luma. Lupit no? Pag si Smugglers talaga yung gumawa, nakita mo yung flow na kapag binidetang papalam, grabe, ibang klase yung ano yun, maiintindihan mo siya no, malinaw sa tenga. And grabe, Smugglers, ibang klase. Inaaway para umingay pati mga nananahimik dinadamay ko sa bahay ni kuya pag naibig ka tiyak babay mga wak na tulad yun naman sa aming bahay kinakatay kung alam yun na ako pati yung mga tulad yun namang wak sa aming bahay kinakatay. Alam natin na sila Smugglers number one din doon sa bahay katay no, at baluarte ni Abadonian. Marami silang mga nakalaban ng mga Dunggalo Records or Dunggalo artists doon na tinalo or may talo no. So kaya sinasabi ni Smugglers na kinakatay. Alam natin lahat yan kung nanonood kayo ng bahay katay. Kayang bulihin mali ka ngayon ay pagkakatutin ko na kaya sa kwet na malaman kung sino may tira. Gusto mo ng harapan na liga, pati kayo sumapa sa liga. Pero wag na kasi baka tayo pa lang din ako pumasa kaya liga. Ngayon tirahin kong inyong mga puwet para malaman yung sino may mga tira. Ba't di kayo sumampa sa liga para lang mapatunayan siguro yung sinasabi ni Smugglers kung sino talaga yung may mga tira o may mga bilang. Alam natin pagdating ng flip top, si Smugglers ay isang flip-top MCs na napakagaling at isa yun sa mga numero uno. Sobra, sobra to, Smugglers. Number one. Takita nung gali lahat, wala di po sapat. Di kayo yung mga gatutog sa inanon kung noon na may pangil yung tagat. Bago maglalo bumawi kung saka sakali tandaan ninyong lahat na respeto sa lulo pa rin sa Andrew E. Pero sa inyong nga, sige ka! Woo! Narinig ninyo, no? Balikan natin, ha? Pasaliga, pero wag na kasi baka tayo pa lang din ato pumasa kaya higma. Sabihin sa kristal o gali lahat wala di po sapat. Di kayo yung mga gatutog sa inanon kung noon na may pangil yung taga. Bago maglano bumawi kung saka sakali tandaan ninyong lahat na respeto sa lulo pa rin sa Andrew E. Pero sa inyong nga sige ka ho! Yeah! Sige ka ho! Mga veterano na magre-retiro sa larangan ng walang respetong benepisyo. Woo! So yan po ang Sige Kahol. So pag-usapan natin yung apat na line sa dulo ni Smugglers. Sinabi niya ro na ba't di kayo sumampa sa liga para magkaalaman no? Kaya lang baka hindi kayo pumasa kay Enigma. Yun ang sinasabi ni Smugglers dito. Then sa dulo sinabi niya may respeto pa rin kay Sir Andrew E. si Smugglers. Pero sa inyong lahat, ngarap. Grabe yun, no? So, alam nyo naman na kiniklaim ng lahat na si Kuya Drew pa rin na isa sa mga veterano at nire-respeto po ng lahat yan. Respeto kay Sir Andrew E. So, yun po yung sinabi ni Smugglers. So, himayin natin tong kanta ng Sige Kahol or Sige Kahol na title ng kanta ng 187 Mobsters. Okay, so, ito po yung pinakamatagal lang hinihintay ng lahat ng mga Dunggalo Records artists or mga Dunggalo fans. Yung sagot ng 187. So nakita naman ninyong lahat, narinig ninyo. Sumagot si Abadon, Mike Cosa, Kial, and Smugglers. Lahat po ng mga sinabi nila, yun po ay patungkol lamang dun sa Dunggalo. Kung ano man po ang narinig nyo na sinabi nila, sila po ang mga nakakaalam niyan at alam nila kung ano ang mga storya. Tayo po ay hinihimay lang po natin. So napakainit po. Napakaganda po nung binigay nilang linya rito at malilinaw. Merong mga reference, merong mga proof, at merong mga multis din, may style. And yung beat na ginamit, maganda rin. Gapang lang at bagay dun sa mga kanta nila sa lyrics. Okay? So overall po, yung magkabilang kampo, maganda po ang binitawan nila, no? Maraming salamat sa Dunggalo Records at 187 Mobs sa pagbibigay lagi ng init sa rap game. Okay? So, salamat po at meron kaming mga nare-review, kami po mga vlogger at mga video reactionist. Okay? So yun po, dyan po nagtatapos ang ating
video reaction or song review ng dalawang kanta na to. Isipin nyo po ha, 2-in-1 in video reaction. Okay, so yun lamang po. Meron lang po sana akong gusto sabihin and sana po ay maging malinaw sa lahat. Ito po ay pagbibigay lamang ng opinion o kuro-kuro. Ano man pong sinabi ng magkabilang kampo, sila po ang nakakaalam niyan. Doon po sa mga tao na may fans ng Salbakuta, ng 187 Mobsters, irespeto po natin ang bawat magkabilang panig. Kung pwede po, pwede kayong mag-comment kung ano yung gusto nyo sabihin, kung sino talaga yung manok ninyo sa dalawa, maaari po yun. Pero kung magko-comment po kayo ng hindi maganda po ang inyong sasabihin, huwag na lang po kayong magsalita dahil hindi po yan makakabuti sa ating lipunan. Okay? So again po, binabati ko po lahat po ng subscribers ko at lahat po na nagpabate, nabati ko na sa umpisa at sa mga susunod pa po. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sir Carding Bordado, ingat ka kung nasaan ka man, abangan ko yung diss track na ilalabas mo at usap tayo ulit. Okay? So yun po. Syempre rap sample tayo, hindi yan mawawala. So pakinggan nyo to. Yeah! Sobrang init ang usapan na to, mga Repa Pits, mga kaulo. So narinig nyo lahat ang komento at ang review ko sa dalawang panig na to. So wala tayong kinakampihan. So syempre rap sample tayo. So since mainit-init ang usapan natin at labanan ng dalawang grupo, so naisip kong kantahin ng sama-sama labo-labo. Dahil medyo labo-labo na nga ngayon kung sino-sino na ang nagtitirahan, magkabilang kampo. Naisipan kong isample ang kanta ni Sir Francis M. sa kantang Sama-sama Labo-Labo by Republic of the Philippines. Yeah, Almon Kalbo TV rap sample, Francis M. Republic of the Philippines. Bayaran muna ng lyrics, Sama-sama Labo-Labo. Yeah! Sa pagkalamit ng gatilyo, sumabog ang unang puto. Kailangan nyo bang malaman pa nagkagrito ang bayan natin? Ilang daang taon na inalipin, mata sa mata ang ipin sa ngipin. Ating sikapin ng mag-ais at huwag nang manira. Huwag sayangin ang biyaya na pampihira. Bakit nasira ang tiwala at pagkakaisa? Sa lawak ng mundo ng hip-hop, lahat ay kasya. Sa paghagis ng granada, sumabog ang paligid. Aking napansin, lumawak ang daang makikit. Ako nagsimulan, ako rin ang magtatapos. Ako ang kakalangsa, nakabihag at nakagapos. Akong mabubuslo kapag ang tira mo'y gapos. Akong sisikat kapag ang araw malaos. Ako ang pupukpok kapag napagod ng lahat. At kung may nangkuburan, ako ang babalat. Pwede? Pwede, kikuyan eh. Yeah! Francis Magalona, Republic of the Philippines, Sama-sama Labo-Labo. Yeah! Woo! So yan po, Elmong Kalbo TV Rap Sample. So malaman po yung sinabi ni Kiko na Sama-sama Labo-Labo. So sa lawak ng mundo ng hip-hop, lahat po tayo kasya. So sana po pagbutihin pa natin ang ginagawa natin sa industry ng rap and pagyabugin po natin ang community ng hip-hop. Alright? Maraming maraming salamat po sa lahat ng grupo Dongalo Records, 187 Mobsters. Saludo po sa inyong lahat. And sa mga nagpapabati po, shoutout po sa inyong lahat. At maraming maraming salamat sa patuloy na pag-subaybay sa channel ko. And magkita-kita po tayo ulit. Kung nasan man po kayo, mag-ingat po kayo ha. So abangan nyo po ulit ang aking next vlog and batiin ko po kayong lahat. Just comment lang po sa video na to. Then mag-request po kayo ano pong gusto ninyo. Okay? Yeah! This is your boy Elmo. Walang buhok, pero may laman. I'm out! Peace! Sorry, it's DJ.